Hola, buenas tardes, magandang hapon, Islas de Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... anong araw ngayon, Engineer Monay? Lunes. Lunes. Isang linggo na naman tayong kayod-kayod, senyora. At yung mga amigos at mga amigas natin, yung mga Senyora de la Badaco, Senyora de Cusina, Senyora de la Babo, Senyora de Baño, Senyora de la Paso, Senyora de Palenque, buenas tardes po sa inyong lahat. Araw po ng Lunes, ika! Ano nga pala boys ngayon? Ano na ngayon? Ika... Noibi. Vermont. Isipin mo, Noibi na kagad. Uy! 9-11? Hindi pa, wala hindi pa. Sa Merkulis pa yung 11. Naalala ko kasi yung 9-11 eh. Oh, pag oras na malapit na pala, no? Pangilang taon na yung 9-11 na yan. Yun natin malilimutan sa Merkulis, maalala na naman natin yung parang sine, yung Twin Tower dyan po sa New York. Pero, pinayam po nag-hudyat kung bakit naging mahigpit tayo sa airport. Ngayon, maluwag na naman. Wala na. Tapos na yun. Matagal na. Tagal na nangyayari. Pag merong terorista, maluwag na naman. Siyempre. Sabagay, mas maano pa rin ngayon? Mahigpit pa rin. Hindi kasing luwag ng mga nakakaraan na wala pa yung 9-11 na yan. Mm-hmm. Ngayon, nandun pa rin yung chine-check lahat. Lahat pa rin. Pati yung ano mo, kinakapag ka pa rin. Nawala na yung sapatos ngayon, pero yung sinturon, nandun pa rin. Mm-hmm. Ang sinturon, nandun. Cellphone, kasama yan. Pero ang sinturon, inalis na. Pati yung, ang relo kasama pa. Yan ang mga ginagamit ngayon. Anyway, samahan po ninyo kami mga amigos at mga amigas hanggang alas 5:30 ng hapon sa pag-aatid namin sa inyo minsan pa ng ating mga Romero Pecking Report. Romero Pecking Report, syempre kagapay natin dyan ang bumubuo ng reportorial team ng DWIZ at ang ating Romero Pecking mga issue at Romero Pecking mga balita. Siyempre, mainit-init na issue dyan eh. Ito pa rin... Bukor pa rin. Dahil nagkakabukuan talaga sa bukor eh. Alam nyo, pag oras nating ina-analyze ang bukor, ang ganda ng layunin. Talaga namang maganda. Ang ganda ng layunin. Alam nyo kung bakit tinawag ko yan na Bureau of Corrections. Ibig sabihin, pag kayo ay ikinulong, ang layunin, hindi kayo para maging walang nga. Magbabago ka na. Kaya nagbaligtad eh. Mientras dito, nabaligtad dito sa only, ewan ko kung masasabi kong only in the Philippines, dahil sa ibang bansa, talagang, alam nyo, nagbabago yung mga karamihan ng bilanggo. Dahil tinatrato silang bilang tao. Bilang tao, tama. Yan, pag nasa dahil sa loob ng bilangguan, bilang trato, tinatrato silang ng mga bilang tao. Ordinaryong tao. At hindi sila nahihirapan na pinipigsa. Pag oras na gano'n, pag wala kang pera. Ay, iba nga eh. Ang mamaya, pag-uusapan natin, ibig sabihin, pati itong Bureau of Correction natin, na dapat iaayusin yung isang bilanggo, merong tinitingnan at may tinititigan din. Siyempre naman, VIP kayo. Meron ding discrimination. Dapat yan ang ngayon na natutuklasan ng Senado, at na dapat yan ang i-correct doon sa batas natin. Yun. Kung paano in aid of legislation, nakikita nila kung gaano katindi ang mga bilanggo. Na ang mga bilanggo pala, it depends. Dapat pantay-pantay talaga. Hindi pala pantay-pantay. Na pag ikaw ay nabilanggong may kaya, aba, iba dating mo sa bilangguan. Kahit na pakinggan natin na ikaw ay hinahatulan ng 7 beses na habang buhay, ngayon? Lima katulong ko dyan. Lima katulong ko, may chicks ako, meron akong TV. Isipin mo yan, may kompleto eh. May ano pa, may jacuzzi pa. Baka si Engineer Monay, sasabihin pa, kung ganyan din lang ako mabibilanggo, di ba Engineer Monay? Kung ganyan din lang ako magiging bilanggo, hindi na ako alis dyan. Dyan na lang ako, kaysa dito sa labas ako ng bahay, sa labas namin dito, problema ko kung ano ang kakainin namin. Tama ba, Engineer? Kung paano ko bubuhay ng pamilya ko? Hindi ko alam eh. Tama. Lagi ko iniintindihan eh. Pero nasa labas ako ng bilangguan. Sakit ako ng ulo, hindi ako makatulog. Dahil sa puro problema, araw-araw. Dahil mamaya may sakit ang anak mo. Ito, kompleto. Walang iniintindi. Ha? Sasabihin ganito, alam ko. Yun ang darating. Yun ang dumarating. Oo. Samantalang dito, ito lang ang kaya na swedo ko.
Yun lang ang magiging ulam ko. Ka, oo, pero nagpapagod ka pa. Mm. Pero doon, walang kapagod-pagod. Basta sasabihin lang po, paano ngayon ang tanong? Paano masasabi natin titino ang isang bilanggo? Kung ganito nakikita natin, pag ikaw mahirap na bilanggo, kawawa ka raw. Talaga naman. Pag wala kang gubol na tinatawag na yan, tinamaan na magaling na yan, wala rin. Kaya dapat yan po, in aid of legislation, yamang yan po iniimbestigada ng Senado, yan ang dapat i-correct nila ng gusto. Itama nila yung tama ng salitang BUCOR, Bureau of Correction. Na dapat lahat pantay-pantay ng layunin ay ayusin kayo, malagay kayo sa tama, malagay ang kaisipan niyo sa tama, at hindi lalong lumala. Kaya pala lumalala eh. Oo, kasi wala na. Kaya pala palala, dahil ito, tignan niyo, mga natuklasan ha, nabunyag po, patuloy pala ang operasyon dyan ng malaking drug syndicate. Sa kayo nakakita, only in the Philippines, na meron tayong, na panayang tukang ng presidente, Operation Tukang. Walang tukang doon. Walang tukang para. mabuti pa pala doon sa loob ng binangguan eh. Walang itutukang dahil kasi, huhulihin nyo kami. Nasa loob na kami ng binangguan. At saka may security kami rito. Paano yun? Sulado pa ng gobyerno yung security namin. Pero ang masakit dito boys, yung sindikato nandun sa loob ng droga, ng drug syndicate, nasa loob ng binangguan. At hindi mo pwedeng hulihin. Kaya natawang-tawa ako nung dati, nung panahon ng ni Secretary Dilema. Na nagsusumbong si Bukayo. Bukayo. Hindi ko makalimutan si Bukayo eh. Ma'am, lulusubin ho namin ng Bilibid Prison. Bakit? Nandun po mga drug syndicate. Ha? Kaya nagulat ako eh. Ano? May sindikato sa loob ng bilangguan? Paano kapag dumadaan ka? Sila, teka, paano nakapasok yun? Paano napagbigyan yun? Noong pamampala eh. Ibig sabihin, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na sino ang magpapahintulod dyan. Siyempre, lahat ng mga nangangasiwa dyan. Kaya, yung tingin mo namin dyan, dapat po pala ang ating Bureau of Correction, total revamp. Dapat gawin dyan. Double linis po ang gagawin natin dyan. Yung mga talamak na mga nakikita natin talamak dyan, iniimbestigahan nyo na, nakikita na natin kung sino yung mga dapat na yun, di initong legal counsel nila, lalo pa yung mga in charge ng mga nagbibilang, ng mga bilanggo. Headcount nila. Isipin nyo, ang bigat, kaya pala ganyan ang kakurap ang loob ng BUCOR, kaya pala nagkarat ang mga sindikato sa loob ng bilangguan dahil kurap din mismo ang nagbabantay sa bilangguan. Wow! Kaya napakabigat. Ewan ko, kung paano, isa sa ayos po yan ng ating Senado, in aid of legislation po, sana talaga. Seryoso sana tayo dyan. Lalo na po ito si Senator Lacson, talagang seryoso siya sa nangyayaring yan, dahil isipin mo, yung isa, sentensyado na sa pagpatay at pagsunog pa sa anak ni Mangilista, nandun, at nagpapakasasa. Relax na relax lang. Ha? Isipin mo, sa pagdinig po ng Senado, isinalaysay po ni Chairman Arsenio Evangelista kung paano ginastosan ng convict na si Raymond Dominguez. Kilala niyo ba yan? Ang reconstruction surgery ng kanyang girlfriend na umabot ng 3 milyong piso. Isipin mo? Isipin mo yan. Si Dominguez po, alam niyo kung ano, sentensyado dahil sa pagpatay at pagsunog sa anak ni Evangelista. Kinailangan anya ng reconstructive surgery ng girlfriend ni Dominguez dahil nabaril ito sa may New Bilibid Prison. May baril pa doon sa loob. May baril pa rin sa loob. Kasi senyor, ang problema talaga dyan. Kapag official ka, sasaluduhan ka pa ng guard. Dapat wala yun. Kaya sa nakikita po ng BACC dito, malabo talagang manalo ang war on drugs. Ng Pangulong Rodrigo Duterte dahil 80% ng mga transaksyon ng droga nasa loob mismo ng Bilibid! Only in the Philippines. Sandali lang. Mabigat yan. Sandali lang. Magbabalik tayo. Sandali. Teka muna. Bigyan daan muna natin si Patron 7, si Jill Rizontok. DWIZ Patrol. Okay. Ang Kongreso po, sisimula na ang sponsorship speech at plenary debate ng proposed 2020 budget bukas. Alamin natin ito. Mula kay Jill Rizontok. Jill, buenas tardes. Magandang hapon. Nakaanda ang Kongreso na muling mag-double time sa plenary para sa mabilis na pag-aproba sa 2020 proposed
4.1 trillion budget. Laki, no? Ng Duterte administration. Mm-hmm. Ayon kay Majority Leader Congressman Martin Romualdez, mag-overtime sila, mga kongresista kung saan sa Martes ay ito'y bukas. Mm-hmm. Alas 2 ng hapon, nakatagdang umpisahan ang deliberation sa 4.1 trillion budget. Ito'y ganap na alas 2 ng hapon, magpapatuloy-tuloy hanggang gabi. At pati Biyernes ay magtrabaho din ang Kongreso na magtatagal hanggang susunod na linggo. Wapi na din si Romualdez sa mga kongresista na tulungan muli ang liderato ng Kongres na aprobahan agad ang budget. Ang House leadership niya sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Alan Peter Cayetano ay muli nakiusap sa mga batas na iwasan ang paulit-ulit na magtanong namang ng mga mahalagang gayon din ang regular na pagdalo sesyon hanggang sa maaprobahan ng budget. Umasa rin ang kongresista sa muling magpakita ng professionalism at disiplina ang mga congressmen sa deliberation ng budget. Matapos naman ang dalawang linggong debate sa pamasang pondo, sa plenary ay ipiprint naman agad ang kopya para sa third at final reading ng panukan ng budget na inasahang maaprobahan bago ang adjournment sa October 4. So, teka, di ba tapos na yung hearing, ano? Tama? Tapos na, committee level, approve na. Kaya nga, ang sisimula na yung sponsorship speech at plenary debate na. O, bukas, 2 o'clock. 2 o'clock yan. Ang mag-sponsorship speech niya si Congressman Isidro Ungab, chairman ng Congress Committee. Pork free daw yan, ha? Pork free. Tama ba? Daw. Ano ba? Pork free o born free? Daw. Maganda yung sumagot. Hindi sigurado talaga. Maganda ka sumagot, ha? Pork free daw yan. Day daw. Ayoko eh, sige. Lagi mo na allege. Allege ay pork free. Hindi naman pinakita sa atin kung talagang pork free. Kantaan mo nga ng pork free. The budget alam, is pork free. Bukas na pinag-attendance na naman sa plenary, sigurado. Mm-hmm. Siksika na naman sa Congress to alas dos ng hapon. Siyempre, pera yan eh. Pera yan eh. Ibig sabihin, pag may pera. One after dito, perfect siksikan. Attendance. Oh. Pangunahan, ang magubungan niyan, si Ungab, tapos yung mga Finance Department at yung mga economic managers ang harap sa plenary. Okay. Through their chairpersons, counterpart chairperson sa committee ng Congress, mm-hmm. patikos si Ungab at yung Finance Committee chairperson ng House, mm-hmm. yun ang magpresenta ng budget at patuloy na magkakaroon ng deliberation din. Magsimula ng alas 2 ng approve na ba? Approve na ba ngayon yung committee report sa House Bill dito sa House Bill nito? Approve na, ha? Okay. Okay. Kanina lamang nangyari, nagkaroon ng hearing of Appropriations Committee, tapos doon nga, formality na lang inaprobahan yung committee report ng 4.1 trillion budget na 2020 sa third administration. Mm-hmm. At hindi naman nagtagal kasi, kumbaga, formalidad lang yung nangyari kanina nung nag-convince sila yung committee na apro, uh-huh. inaprobahan agad ng grupo ng ano. Ang linya dito sinasabi na wala tong pork barrel, wala tong insertion, ang bawat tradition daw, mm-hmm. and in sunod sa Supreme Court decision of PDAP, Barat Development Assistant Fund, ibig sabihin, bawal ang PDAP sa 2020 proposed budget. So, ganyan. At bangitin ko na rin, no, sa area ng Kansas City, napakalakas ng buhos ng ulan ngayon. Okay. At pag umuulan, siyempre, napakatindi ng problema ng daring trafiko sa area, particular itong EDSA na ito. Kanilang hapon nung mula kanina hanggang ngayon, hindi tumitigil ang problema ng traffic sa EDSA, lalo na yung southbound saka yung northbound pabalik ng northbound pabalik ng Quezon City. Insuptor 7 na Jira sa nakulat sa Pinalo sa Ulaizi. Magbabalik kami ni Boyle sa mga amigos at mga amigas dito pa rin sa Doble Banda 2019 at sa pangalan pa rin ni Karen Jose, si Senyor Ray Pacheco pa rin ang inyong kaboka-boka. Sadali-sadali po lamang. Rene Jose, Senyor Pacheco, Senyor Pacheco, Rene Jose, Doble Banda, Doble Ganda. Para sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-352-3778. Philippine Standard Time, ganap ng 48 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. W-I-Z. Doble ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito
ang doble-doble banda. Okay, yung tinatawag nating drug syndicate, eh nandun pala sa building 14 ng New Bilibid Prison. Ang bigat, ano? Yan talaga ang ano eh. Yan naman talaga, yung building 14, sikat na yan. Oo. Alam nyo, dahil sa kabila po ng tinatawag nating ano yun? Yung tinatawag nating pre-for-a-cause. pre-for-a-cause, ha? Mm. Bakit ganun? Pre-for-a-cause? Freedom for sale pala. For sale. Freedom for sale. Mm. Ngayon, yun ang kasabihin dyan eh. Freedom for sale. Ayan. please release me, let me go. Unless, sabi niya. Okay, pero unless you pay. Ganun pala yan? Oo, ganun na pala yun. Hindi naman talaga, ano ka, mabenta daw yan. Ha? Baka hindi ngayon lang yan. Bukod po, ito pa ang isang mabentang-mabenta raw. Sa kabila ng mabentang-mabenta yung tinatawag na freedom for sale, mabenta rin daw ang tinatawag na hospital referral official pass. Ah, ganun? Narinig mo rin ba yan? Hindi, matagal na yan. Ah, matagal na ba yan? Matagal na yan. Pero ano raw yan? Mabentang-mabenta raw yan. Oo. Yung hospital, so alam mo na rin niya, boys. Narinig mo na rin niya. Matagal na yan. Paano ba yung hospital referral official pass sa Bilibid? Hindi, kasi, halimbawa, hindi natin. Ito daw, tinan mo ako, tama ako ha. Oh. Ito raw, ini-issue daw ito sa mga big-time inmate. Yan ang hirap sa atin. Oh, yun ang may piray. Ang hirap sa atin, may inmate na, bilanggo na, meron pang big-time. Ano ba naman yan? Marami kang dapat, pira, big-time ka. Dapat, pag inmate. Dapat nga, pantay-pantay. Bilanggo na. Hindi yung bilanggong VIP yan. Patay tayo. Wala nang titino dyan. Hindi, kasi nga pagpasok mo palang tatanungin ka na, anong klase kang tao? Anong klase ka? Anong klase akong tao? Mababatay tao! Nang manggagahasa. Hindi, anong laman ng bulsa mo? Anong laman ng bulsa mo? Ay, hindi doon sa kaso hindi, ko. Hindi, wala pa kaso. Ay, hindi yung kaso. Dahil bago ka pumasok doon, alam mo na yung kaso eh. Kaya hindi tinatanong kung anong kaso mo. Ang tinatanong kung magkano pera mo, ang bulsa mo. Ayun. Ano bang kaya mo? Ayun, ganun pala labanan niya. Pag sinabing yan. Kaya ko po mag-VIP. Sige. Ano, kaya mong ano? Mag-VIP. Dito ka. Ganun? Pag sinabing wala po akong kakayanan, dito ka rin. Sa CR ka. Sa CR ka? Ayun. Ka. Maglinis ka ron. Kasama mo dyan yung mga tarantado dyan. Ganun daw, di ba? Yung mga malalaking, mga tato ng mga agila. Yan, mga kasama mo dyan. Naku, di kakabugang ka na. Kahirap talaga ng bilanggong. Himay-himay ka doon. Himay-himay. Yan ang dapat siguro natin isaalang-alang ngayon ng Senado. Now, hindi ho ba pwedeng maging pantay-pantay ang bilanggo? At hindi dapat ang bilanggo ay whom you know? At saka kung ano yung nasa bulsa ng bilanggo, para pare-pareho na magdusa. Sinasabi ho natin, nagdurusa ka, tapos ilalabas natin, hindi naman ho nagdusa. Di ba? Tignan mo, yung sinasabi kong, ito po sinasabi kong hospital referral official pass sa Bilibid, ito po ay ini-issue lang daw sa mga big-time na bilanggo. May big-time pa, ha? kung poor ka lang. Hindi mo pwede issue. Hindi, kasi kailangan ka may bodyguard . Kasi ito raw pala. Itong hospital referral official pass sa Bilibid, ha? Iba raw style ito. Ito daw yung i-offer ho namin sa inyo to. Kasi pag ito yung offer namin at meron nung kayong pera, dahil kayo pala big time, relax ho kayo rito. Yan daw i-offer dyan. Magre-relax ka dito, o mailipat mula sa maximum security compound, papuntang medium, o sa minimum kung saan mas medyo, medyo masarap ang buhay doon. Magkaging-kaging ka ron. Ayan. Ito ay dalawa sa marami pang patunay na buhay ang negosyo sa Bilibid. May putin machine dyan. Yan nga. At iba pang mga prison facilities. Isipin mo yan? May negosyo sa... May grocery. Isipin mo nga yan. Kaya hindi ho totoo na lahat ay nabubulok sa kulungan. Pag sinasabi na, nako, mabulok ka sa kulungan, yun ang akala nyo. Mas maganda pa buhay ko nito at walang problema. Mm-hmm. Hindi ka mukha dyan sa labas, ang daming problema. Di ba? Yan ho. Tama. Hindi ho totoo daw yan. Madalas, ito, mayroong pinakamabigat na kasalanan. Ha? Yung mayroong pinakamabigat na kasalanan, sila pa yung may pinakamagandang kalagayan daw sa loob. Nakakalaya pa. Di ano lang, bakasyon lang. Bakasyon lang naman eh. Bakasyon lang. Bakit?
Eh. Bakit? Eh, may pira ko eh. Ayun. Mabuti rin, diradyano tayo rito sa usapang ito. May pamasaya ko. Basta tanda nyo, kung kayo ay gagawa na rin lang ng krimen, siguruhin kayo ay mayaman. Ganun ba yun? Oo. Para hindi nyo maramdaman yung hapdi. Yung hirap sa loob. Oo, yung hirap na sinasabi nila na mabulok ka. Hindi yung totoo pala yan. Na parang tuwan-tuwa. Itong sasabihin ng mayaman. Tuwan-tuwa tayo na. Oh. Eh, di ba? Tuwan-tuwa yung mga... Nahatulan na. Ikaw, tak, ay nahatulan. Tak, ng mabilanggo ng habang buhay. Tumutulo pa nga yun. Tumutula. Mabulok ka. Hayaan ng tama sa'yo. Tuwan-tuwa ka naman. Ay, talaga nga gustisya natin. Pantay-pantay. Yun ang akala nyo. Nagkamali tayo lahat. Nangakala natin, pantay-pantay. Pantay-pantay sa salita. Ang ganda pakinggan kasi. Mm. Dahil dito na pag-aralan namin na... Ikaw ay talaga nagkasama. At dapat kang parusahan. Wala akong pakialam kung ano man ang kalagay mo sa buhay. Kahit na milyonaryo ka, kahit marami kang pera, kulong ka! Gala mo, ganda pakinggan, ano? Kulong sige ka. Sige po, okay lang. Okay lang po. Agad si Salaw! Tuwan-tuwa naman yung mga, ano, yung mga... Hindi, wala naman kasalan ng judge, no? Kamukha nila Sermenta. Kamukha nila, ano, tuwan-tuwa sila na, ay, sa wakas, nataburin namin ang katarungan. Yun ang akala nyo. Pagdating sa loob, aircon. Oh, aircon. Ayan. Mas maganda pa ang buhay nila kaysa sa buhay ninyo. Kayo, wala na. Wala nang buhay. Patay na eh. Wala na. Hindi nyo na mahahabol. Wala na. Wala na rin kayo nga, no? Tapos ang mabigat nito, hindi nagbigay ng piyansa. Ano yung piyansa? Wala ng piyansa pag nakulong ka na? Hindi piyansa. Yung tekaukulang yung danyos. Danyos. Oh. Hindi pala binigay yung 12 milyones. Yun lang. Dahil iniisip nila, wala kaming kasalanan. Bakit namin bibigay sa inyo yung 12 milyones? Dito namin ibibigay sa loob ng bilangguan. Kung ikaw may pera, ibibigay mo sa nagsampan ng kaso o doon ka sa loob ng bilangguan para maligaya ang buhay mo? Iyan ang dapat pag-aralan ng Senado. Dapat yan. Sila ang magporsige. Dapat ayan. May nagbabantay dyan. Ayan, na binabayaran niya. Binuti na bayaran? Kasi ang ano niyan, sinyo, kung ikaw ay nagkakaroon ng damage, mga pag-aari mo dapat kukunin. Ayun. Yun ang kukunin mo. Pag-aari mo. Baligtad. Hindi nabigyan. Pagkatapos ayun, ang sarap ng buhay sa loob ng bilangguan for 10%. Ha? Kasi nga, dahil sa salitang pera. Ang bigat yan, ha? Yan ang pinakamabigat daw ng abogado. Yung pera? Oo, yung pera. Napakabigat daw. Sabagay, naranasan ko yung senyor, yung pira-pira na yung senyor, eh. Noong nagparehistro ako, senyor. Sige, paano? Pera-pera, yan. Pera-pira, eh. Parehistro ka? Pagparehistro ko, senyor, sinabihan ako na, gusto mo bang kape? 500? Mabilis ka. Maghapon, labas ka na. Gusto mo kape? Oo, kape. Bang kape? Hindi, kape lang. Biyayaran mo ng 500, maghapon, tapos ka na. Bibigyan ka ng kape. Oo, pero 500 yun. Pakakapihin ka talaga? Oo. Habang naghihintay ka? Oo, hanggang naghihintay. Diba, gusto nyo ba kape, boss? Oh, pero walang sukli, 500 nun. Oo, 500, no, kape. Wala, yeah. Kape. Pero ayusong... Mabilis ka, oo. Ayun. At saka hindi ka nadadaan sa magandang ano. Ang ganda naman ang opera, no? Kape, pakakapihin ka pa. Gusto mo, may kasama pang biskuit? Pwede rin. 1,000 yun, bago magtanghali, tapos ka na. Naranasan din eh. Magaganda pala yung mga iba-ibang mga approach pala ngayon, ano? Medyo hindi halatain talaga, ano, ha? Parang kamukha din ang bilangguan. Na kunyari, ino-offer sa'yo, hospital referral official pass. Maganda kasi pakinggan eh. Parang totoo eh. Makatotohanan eh. Pero pwede lang dito sa tinatag na hospital referral official pass, yun lang may pera. Kaya yung inaakala natin nagbabayad ng kasalanan, buhay hari pala daw sa kulungan yan. Kita mo? Boy, hari sa kulungan. Paano mo pa pabibilanggo yun? Sayang lang, pabibilanggo mo, wala rin pala. Eh baka sasabihin nun, ano, ibibigay mo pa ba yung danyos na yan? O kung dito mo ibigay sa amin, masaya ka rito? Kaya nga yung, alam nyo kung kayo ay may kaso at may danyos, yung danyos ang bigyan nyo kaagad ng prioridad. Sapagkat alam nyo, lalo na kung mayaman, kawawa ho kayo. Sipin nyo, sa loob ng bilangguan, hindi ho siya nagbubuhay. Hindi ho na nabubuhay siya na bilang isang preso. Nabubuhay ho siya bilang hari sa loob ng kulungan. Ang katapos kayo, nakamukmuk kayo. Kala nyo, nakuha ng katarungan. Senyor, ang hari, senyor. May prinsesa yan. Ha? May reyna yan. May reyna pa yung hari. Siyempre, hari. Ano pa no? May mga prinsesa pa raw. Ilan ang mga prinsesa dyan? Dami. Depende. Magkano kayo mo? Ilan? Ilang prinsesa linalagay? Dinadala pa raw doon.
ang mga nagagandang prinsesa at mga sexy pre-delivery. Pre-delivery pa. Pre-delivery. At ang gaganda pa rin ng prinsesa ng hari na yan. Ang tinanong, wala na pong dalaw ngayon. Ayan. Sinabi nga, hindi po kayo dan. Ay, kay ano po ako, kay VIP. Ayun. Ah, ganun ba po? Ah, wala. Ano yung mansanas na madala eh. Aba, ano yung mansanas madala. Mansanas madala eh. Pakakagat ko po. Kanino? Kay Adan? Nasa loob mo ng andyan o sa loob ng binagwan. Magbabalik kami, sandali po lamang. Balik kami, dali. Rene Jose, Señor Pacheco, Doble Panda, Doble Ganda, Simply Infection. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line, 0918-350-2378. Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang tindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen E. Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang Doble Banda. Okay, 8 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon, Señora Boyles. Bago tayo pumalaot pa rin dyan sa issue na yan ng Bukor. Gusto ko lang ipabatid mo na kumpirmado po na African Swine Flu yung kumapit po doon sa alagang baboy na sa Rizal, ha? At saka sa Giginto, Bulacan. Sa madaling salita, hindi naman lahat. Sabi, area na ng Rizal at Giginto, Bulacan. At ayon po dito kay Agriculture Secretary Dar, na 6 po sa 20 blood samples na ipinasuri nila sa United Kingdom ang nagpositibo po sa tinatawag na African Swine Flu. Ang mga naepektuhan ang anyang lugar lang ay ilang pig farms sa Rizal at sa Giginto, Bulacan. Mm-hmm. At tinitingnan nila ang posibilidad kung paano nakapasok sa bansa ito pong African swine nito, ay ang mga dumi o basura ng mga hotels at restaurant at mga OFWs na maaaring nakapag-uwi daw. Yun, pwede. Ng produktong gawa ng karne o sa karne ng baboy mula sa mga bansang apektado nitong sakit na ito. Ngayon po, bubuo ang National Task Force on Swine Disease ang Department of Agriculture para tiyaking hindi yung kakalat pa itong African swine flu na kumapit po sa mga baboy mula po dyan sa Rizal at Bulacan. Kaya maliban sa Department of Agriculture, kabilang po sa mga posibleng maging miyembro nitong task force, ay ang Department of Finance, DILG, at Department of National Defense. At dahil po dito, meron po rin panawagan, announcement ang San Miguel Corporation na yung pong pinahayag po ito ng San Miguel Foods na nananatiling laging ligtas po yung mga produkto nito sa kabila ng napababalitang pagkalat na ito ng African Swine Fever. Yung pong mga produkto nitong Pure Foods, canned and refrigerated meats at Monterey Fresh Meats ay dumadaan po sa iba't ibang masusing proseso upang masiguro yung mataas na kalidad at food safety. Ay isang dahilan kung bakit po masasabing ligtas ang mga produkto dito o produkto nito ay dahil po sa tinatawag na grain-fed ang mga baboy nito. Ang mga grain feeds na pinakakain po sa mga baboy ay gawa sa mga state-of-the-art feed mills ng BMEG sa ilalim pa rin ng kumpanya. San Miguel pa rin yan. Yung mga hog farms na yan at pasilidad ng kumpanya ay sumusunod rin po sa tinatawag na stricto po ito sa tinatawag na animal health at biosecurity protocols. Maliban dito, bago pa man po ma-distribute ang mga produkto, ay may kaukulang permit na po ang mga ito mula sa Bureau of Animal Industry at National Meat Inspection Service. At sinabi po ng San Miguel Foods na sa kabila ng mga protocols na pinatutupad ng ilang local government units, nananatiling ligtas at available ang mga Pure Foods canned and refrigerated meats at Monterey Fresh Meats sa mga pamilihan katulad ng supermarkets, grocery stores, Monterey Meat Shops at Monterey Community Markets. Yan po ang panawagan at announcement mula po sa San Miguel Food Corporation. Okay, ngayon balik tayo dito sa issue natin. Sa issue ng bilanggo. Bilanggo na lang. Talagang bilanggo, hindi pa rin. Yung pre again na yan.
Pero may nag ano sinyo, nakalabas na sa ibang bansa yung ibang may nakalabas. Kala ko, di ba pinababalik ni presidente na kailangan yung sa loob ng 15 araw ay kailangan bumalik kayo. At hindi pa kayo ano eh. Yung iba nga nagtatago pagkagawa, ngayon pero, babalik pa. Teka, sinong may sabi niyan? Ang DOJ, si, ang sabi ng DOJ. JLG. Ito naman ang sabi ng DOJ, yung heinous crime convicts na nandito po sa Pilipinas, sabi niya. Wala ho nakakataka, sabi niya. Ay, ito naman ang sabi ng DOJ, ha? Pero ang, ayaw naman dito sa ano, DILG naman yan. Ni Secretary Eduardo Anyo. Mayroon. Mayroon. Ba, mabigat yan. Eh, kailangan. Paano? Ayan, pero daw, ahabulin pa rin ang presidente yan. Siyempre naman. Ay, hindi po pwede yan. Bahabulin pa rin ang presidente yan. Paano nakalusot sa immigration yan? Eh, siyempre. Pwede ba lumusot? Hindi, sa immigration, hindi naman sila... Halimbawa, pag oras na binigyan ka ng release order ba, hindi ba makikita, wala bang automatic na record yan na yan ay dating bilanggo? Eh, may hawak na papel eh, release order eh. Ah, may release order. Ah, basta may release order, pwede ka na. Pwede ka nang tumusot sa immigration. May ano ka na eh, may papel ka na eh, clear ka na. Ah, ganun lang yun ha. Basta naka, mabilis na yun. Oh, mabilis na yun. Hindi ka na... Eh, nauna kasi yan eh, no? Bago at yung... Ang tagal bago ano? Hinold kasi ng presidente din, di ba? Nauna na yung muna yung makatawa sila. Tsaka hindi naman to sabay-sabay na pinalaya. Yung nauna, nakaalis yun, na. Yun ang pwede makaalis. Eh, ewan natin, ha? Paano gagawin dyan ng DOJ? Sabi nila, wala daw. Yung mga heinous crime, ha? Wala raw. Eh, siyempre, mga heinous crime na yun naman tumatakas kagad, eh. Siyempre. Yan kasi, ang gusto makawala agad, eh. At nakarating na sa ibang bansa. Sino kaya yan? Yung Korea, sa Korean kaya? Yung Korea, sa Korea? Wala silang binanggit. Sa Kaesong? Okay. Anyway, antabayanan po natin yan sapagkat sa ngayon, talagang maraming masasabi natin, maraming nakahinga ng maluwag doon sa ina ng Chong sisters. Dahil kahit pa paano, sumuko po nung Sabado yung dalawa. Tatlo yan eh. Tatlo. Yung dalawa sumuko na. Yung mga rapist, pareho lang yan ng ano eh. Pareho din ng kalagayan niya ng ano eh, ng Sarmenta. Sarmenta. Okay. Na-rape din Mander. At pinatay. Ng kanyang mga anak, yung kanyang anak. Yung itong Korean ito. No, yung Korean. Sina Ariel Balansag at Alberto Cano ay sumuko sa Bureau of Corrections sa Muntinlupa. Ang ikatlong akusado, yung po si Aznar, yan ba yung nakatakas kaya? Ayan, ay, hindi na. Ay, hindi pa sumusuko, pero sabi ni Secretary Menardo Guevara, ngayong linggong ito, maaaring sumuko na rin. Ha? Paano nalaman? Baka meron nang tumawag. Sa meron nang sasabi baka tumawag na. O, sandali lang, babakasyon ako, pupunta na kami dyan sa susunod. Ang tatlong akusado po, alam niyo naman itong akusado na itong Chong sisters, ay akusado sa karumal-dumal na krimen din. Nakinabang din ito sa good conduct. Siyempre naman. Good conduct pala. Good conduct lang. Eh kasi sinasabi nila, good cast yan, hindi na good conduct yan. Good conduct time allowance. May allowance pa. May good cast na may allowance, may allowance pa. Saka pa pupunta. Paano hindi mo pawawalan yan? May allowance ka na. may good cast with allowance. Ano ba naman yan? Sabihin, sobra-sobra siya. Sobra-sobra. May sildo ka na. Pawawalan may allowance ka pa. Talagang pawawalan mo nga talaga yan. Ang tatlong akusado po ay binawi po yan mismo ng presidente yung pagpapatupad nito dahil nabahiran po ng corruption. Hindi lang nabahiran, Mr. President. Talagang kitang-kita na natin ang corruption sa loob ng Bukor. Marami po kung nakalaya sa ilalim nitong GCTA nito ang nagbayad umano sa mga corrupt na Bukor official. Sino kaya yung mga corrupt na Bukor official na ngayon iniimbestiga na po sa Senado at na ngayon po ay medyo nagkaroon muna ng dahil merong may session eh. May session sila muna. Nagkaroon ng recess. In-stop na muna pero i-reset po ito sa Webes. Alas 10 din nata ng umaga magsisimula ito. Itong pagpapatuloy ng investigasyon hingil pa rin dito sa Freedom for sale. Yan. Magbabalik po ulit ang Doble Badla. Sadali-sadali po lamang, senyora. René José, Señor Pacheco, Señor Pacheco, René José, doble banda, doble ganda, chicos, yo funny boy. Para po sa inyo mga text messages, ang aming text line 0918-350-2378, Philippine Standard Time. Ganap ng 16 minutos, makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang
matindi ng komentaryo. Doble. Sina Karen Jose at Señor Ray Pacheco. Ito ang Doble Doble Banda. Okay, 16 minutos, 18 minutos na. 18 minutos na pala, makalipas ang alas 5 ng hapon. Ngayon, matindi na naman ang traffic dahil Berman tayo. Yan nga eh. Ha? Paano kaya yan? So, isang maraming mga suggestion na iba-iba sa traffic natin. All brand. Hindi pwede. Hindi pwede. Ano pa yung isa na? Lalong dadami. Yung isa, one way. Hindi po pwede rin. Lalong hindi po alayo pwede. Alayo naman, mas lalong magkakatrapik. Puro may hirap. Ano? Yung iba naman, ang gusto nila, lahat daw ng trabaho o pasok sa eskwelahan ay gagawin tatlong session. Hindi rin po pwede. Hindi rin po pwede. Puro hindi po pwede. Ano na po pwede, boys? Gawa ng paraan yung kalsada mismo. Sa kalsada. Hindi ba tagal? Kung gagawin pa ng paraan yung kalsada. Alam niyo, senyor, kung troubleshooter ang gagawa dyan, mabilis. Ng kalsada? Mabilis gawin ng kalsada? Mabilis yung gawin ng kalsada dyan, pag troubleshooter. Bakit inaabot na siyem-siyem pag ginagawa yung kalsada? DPWS ang gumawa eh. DPWS ang gumawa. Ano naman ang problema ng DPWS? Hindi ba mabilis sila gumawa? Ba't pag gumawa naman ng DPWS, gagawa din naman private ah? Pero ang troubleshooter, hindi naman taga DPWS ang gagawa. Kaya nga doon naman bagal eh. Dahil? Hindi dahil DPWS ang gumagawa? Hindi, kasi hindi naman kasi yung kontrata nila mismo. Pinag-usapan ilang taon yan. Mayroon pang kalooban ng Diyos na sinasabi nila, a-adjust yun. May kalooban pa ng Diyos? Pag ulan, mag-a-adjust sila. Kaya kadalasan binubungkal ulan para matagal matapos eh. Ano, sinasadya? Sinasadya yan. Kaya pala nagtataka yung mga iba, bakit ba lahat ang ginagawa ng DPWS, matino naman yung karsada, wawasakin at gagawin ulit? Kailangan pera eh. Totoo ba yun? Oo naman. Hindi, totoo ba talaga may sira na yun kaya nila sinisira ulit? Hindi. Gusto lang ng kontraktor na kumita. Kaya wawasakin. Wawasakin, yun buo. Nagtataka kami, yung sira, yun ang dapat gawin. Hindi naman ginagawa. Yung buo, yun ang winawasak. Yun ang ginagasto sa noong budget. Saan? Sa budget. Yung buo na winawasak. Ngayon, mag-request yung sira, ka. Mag-request ka para gagawin namin. Yung sira? Wala nang, pwede nang wala nang ano yun. Wala nang bidding na ano yun. Ambira. Kasi emergency yun eh. Kaya mambira din naman ano. Hindi nga tayo titino sa kalsada kung ano. Paano tayo titino sa pagbag? Sabi mo, kamo, kailangan natin ang troubleshooter ang gagawin. Kailangan natin kalsada. Kalsada. Okay. Yan ba... acceptable yan para kay sa mga taga-MMDA sinasabi mo? Pwede. Paano? Hindi, ang sa MMDA, ang magagawa lang nila dyan, katulad ng Quezon Avenue, EDSA, dapat yung sukat noong butas noong nanggagaling sa Quezon Avenue, papuntang papuntang Circle, dapat yung lakihan ng konti, kahit dalawang piyena. Misan nga, makausap natin si Colonel Nebria. At saka dapat yung takanan, dire-diretso yan. Okay, para... Pero maganda kayo na yung nagawa sa ano, ha, sa... doon sa may ano Timog. Bakit? May nakapuesto na ng MMDA doon. Paano ginagawa? Inoopen na nila yung intersection. Di ba lumuwang ang Timog? Lumuwang. Lumuwang nga. Nakagin ako. Napansin ko. Doon ako dumaan eh. Lumuwang. Biglang lumuwang yun. Kasi nagulat ako. Hindi masyado matrapik eh. Pagpasok ko, nandun na kagad ako sa... dito na sa EDSA. Nakakaliko na kagad ako sa EDSA. Yung dati, bago ka makapasok sa EDSA, matagal pa rito. Maganda pala yung ginawa kong posisyon. Kaysa nagdaan ako sa East Avenue. East Avenue. Okay. Kasi ang East Avenue naman, ang nagiging problema doon, hinaharangan ng bus yung dire-diretso. Iunang magugo yung Timog. Hindi sabay nung pag-liptor ng EDSA. So, anong dapat na gawin doon? Dapat i-open. Katulad sa ginawa nila kanina, doon sa Timog. Dapat gawin din sa kabilang side. Para ma-open yun, dire-diretso. Kasi unang magugo. Kung nakikinig sa atin ng ang mga... At saka, napipasigur rito. Teka mo na, si Chile Soto ko, may traffic situation na siya sa Quezon Avenue, Sandali, alamin natin, okay, sandali lang. Si Patrol 7, sandali lang. Go ahead. Okay, dahil nga nagkaroon ng matinding pambuhos sa ulan, ongoing pa rin ulan. Grabe yung problema ng dahil ng traffic. Bumper to bumper na. Sa Quezon Avenue. Aha. Kasi sabi niyo papunta ng Circle, magmula doon sa area ng Delta, no? Yung papunta ng Circle, talagang heavy yung traffic. Okay. At itong area ng Kesnabi niyo, pag malapit ka ng Circle, pag kanan mo para umikot ka papatapil gawa, heavy rin yung traffic. Halos tumutukod na yung Circle. Ito, nakatukod na. Baha kasi dyan. Baha dyan. Baha daw dyan. Sabi ni Boyce. May baha sa gitna. Yan ang kalsada na sa gitna ang baha. Dapat sa gilid. Nasa gitna ang baha? Sa sobrang talino nga nang gumawa dyan, kinapos ng isip eh. Nag-circle ako ngayon. Circle ako tapat nung Quezon. Sabi ni Boyles. Si Boyles ang kapartner ko ngayon ha. Alam mo, medyo ang expertise nito kalsada eh. Yun daw ang nagkulang daw ata ng pag-iisip ang gumawa dyan. Sobrang talino. Kinapos ng isip. Sobrang talino. Kinapos ng isip. Dahil kasi
Ang nangyari. Ba ah, hindi. Ba? Kinapos nga ng isip eh. Kasi nasa gitna yung isip yung baha, yung baba, nasa gitna. Dapat ang baha nasa gilid. Oo, oh, no, dapat pagilid diyan. Oo. Oh. Paano ang baha ay napunta sa gitna hindi sa gilid? Hindi nilibot senior. Basta magagawa lang ng kalsada, wala silang pakialam. Hindi. At saka yung Pilcoa, pagkaano mo galing ka na circuit. Dati walang baha doon, ngayon meron na. Eh sinira yon. Na mataas doon. Aabot ang tandasore yung baha. Sinira yon jelly, sinira. Sinarado nila yung ano doon, sa gilid. Yung anin? Sa gilid. At kami mga... Sinarado yung anin? Mayroong theory, may theory. Anong gilid? Anong sinarado yung gilid? Teka, may sinasabi... May theory. Sige. Magkakaroon ng ano, EDSA 2 sa Commonwealth. Yan ay magiging susunod na EDSA pag nagawa ng MRT 7. Tapos, di ba natapos ng EDSA 1, tsaka EDSA 2, walang nangyari? EDSA 2 sa traffic to. Ano ba EDSA sinasabi mo? Rally o ano? Ano ba? EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3? Traffic. Okay. Yan ang susunod na ng isa. Yan ang inantabayan na nangyayari ng ngayon niya. So every February, anong buwan natin pag nagawa na yung MRT senior, pantayang mo itong Commonwealth na to, baka ito na EDSA 2. Ano ba? Pero kung susundin lang nila yung plano dyan, na magkakaroon ng roadway dining papunta ng... dulo, papunta ng... Perview. Uh-huh. Oh, luluwang yan. Luluwang. Kaya ka lang eh. Nagiging bottleneck eh. Nagbabottleneck yung... Nababottleneck kayong Perview. Bakit? Maliit kapag ako na ganito, yung circle, pakanan ng Commonwealth, naku, heavy traffic niyan, hanggang Tandansora na. Uh-huh. Tapos kapag umaga naman, ganun din, Tandansora hanggang circle. Naku, heavy traffic. So, parang hindi pa tapos ang MRT niyan. Uh-huh. Pagkatapos, baka buo na, hanggang doon sa Perview na siguro to. Lalo na ngayon, baha dyan, dahil malalim ang tubig dyan. Oh, malalim sa may, dyan. Sa Pilcoa, sa Pilcoa, pagkana mo, from circle, kumana ka doon, baha na. Ang taas na ba, paabot na to ng Tandasora. Eh bakit ba? Hinarangan nga yan. Hinarangan daw. Ayan, sabi ni Boyle, sinarangan daw yan. Hinarangan. Wala nakakaroon ng concrete barrier dyan. Ayun. Oo, tapos yung tubig, imbis dapat na mayroon silang drainage. Baka yung sewerage ito, pinagbabarahan, pinagsimento. O sinara talaga. Yun nga, dapat nga diretso yung sewerage. Ayun. Dati walang baha dito, ngayon ang taas na lagi. Ano sinadya? Bakit? Sinadya ba? Hindi sinadya yan. Hindi mo nakakaalam. Napabayaan lang. Napabayaan lang. Sa palagay ko dyan, napabayaan lang. Napabayaan lang yan. Okay. Yan ito na. Binubuno na namin circle. Siguro mga mahina isang oras dito circle. Alako, patay tayo dyan. Yan. Wala na yung halos hindi umaanda ng circle ngayon. Wala naman ito traffic na MMD. Dyan ang punta ko mamaya. Patay ako. Siguro sa inyo, mas balagong ka dito. Kaya balagong na kami. Sige. Tatlong linya ang baha dyan, tatlo. Sa gitna. Mabigat. Ito, may doda kami sa baha ngayon. Nako. May ano pa yan, may butas pa sa gitna. Tuloy-tuloy ba ang ulan, Jill? Ang lakas. Magagaling ka na Show Boulevard, senyor. Okay. Mga siguro bago makarating dito, mga anong oras na mga alas 8 siguro, nas-circle ka na. Nako po, 40%. sige, Jill. Tapos na ako. Okay. Sa Patrol 7, Jira sa nag-urot sa Pilinakas Organizing. Okay, maraming salamat si Jill Resontok. Diyan po sa traffic situation here natin sa Quezon Avenue habang patuloy po ang malakas na nararanasan sa pag-ulan. Ayan, medyo pinag-iingat po namin kayo, senyora. At mga amigos natin na nasa gitna ng kalye ngayon at patungo dyan sa mga area na binanggit ng aming reporter na si Jill Resontok. Ito na, masahin ko muna yung mga text messages natin. Baka meron ka rin dyan. Meron ba? Binabati ko si Kelly Noblisa, si June, Cunyejos, tapos si Fatima Calabiao, binabati ka. Ayan. Saka si Attorney Berhel Garcia. Mm-hmm. Oo. Ito, senior, yung mga kasama namin sa yung ginagawa namin na yung caravan. Ayun, ayun pala. Okay. Kasi doon sa Quezon. Oh, sa Quezon. Mayroon kaming ano ngayon BIR. Sa Holy Spirit. Sa BIR yan, ha? Okay. Kasi ang dami talaga hindi nakakaalam. Nakakaalam tungkol sa dapat nilang bayaran sa buwis. Oo, yung mahalaga sa yan, Republic Act 11213. Ayun. Ang daming hindi nakakaalam. Sa 200 tinatanong ko, 6 lang nakasagot na nakakaalam. Yun, na dapat alam nila na hindi na dapat sila magbayad ng... Kaya, nang... Dati. Dati. Dapat yung 2017 exempted na ang mabayaran. Exempted na, di ba? Exempted na. Dapat kung mabayaran mo at nag-apply ka ng amnesty, dapat ibayad na yun. Ayun, okay. Maliwanag yun. Okay, DWIC, good PM, sir. Lalo na po itong station, sa itong station, pwede po ba kami makahingi ng tulong sa inyo? Baka interview kayo sa ating mahal na Senator Bongo. Sana po madagdagan ng allowance at benepisyo naming mga kapgu. Kasi po, may binubuhay din kaming pamilya. At isa po, mahal sa ngayon ang mga piliin. Mahal naming Pangulong Duterte. At Senator Bongo. Ayan. Good PM. All, dapat gawin ng Senado
eh, address ang mga problema malapit sa bitukan ng mamayan, gaya na sinasabi nyo, tulad ng traffic. 10X po. Ayan. Ayan, wala na. Wala na. Wala na ang text messages sila. At gaya po ng pinag-uusapan namin sa problema natin dito sa traffic, maraming mga suggestion tayo na dapat na iparating din sa kinaukulan. At gusto rin namin malaman na ngayon, si Tisay, wala ba yung ano, yung mga pagbati natin? Oy, bati na nga muna natin, babati natin. Wala na si Johnny Pabiala. Oh, Johnny Pabiala. Wala na tayo. Sawali Legend. Okay, ayan. si Johnny Pabiala at saka si Chef Cano. Oy, si Chef Kuya Loren. Nakikinig din ba? Oh, si Chef Cano, saka si Chef Bibing at saka sila Satur at Baby Mercado at ganun din si Jimmy at si saka si Rex Edith, naman si Edith De La Cruz. Ayan. Hearing dyan sa office ni Senator Nancy Binay. Nanonood sila ron. Ayan. Binabati rin natin si Jack Gonzalez from Riyadh, si Lauro Quendoza from Australia, si Brix Garcia from Japan, si Ramon Bautista. Good afternoon again, Doble Banda, watching from Spain. And then Sky, good afternoon, watching from France. Si Marco Fernandez, watching from California. Si Francis Corral, magandang hapon, watching from Argentina. Si Angelo Cristobal, nanonood po kami dito sa New Zealand. Si Ron Pascubillo, watching from Italy. At si CL Dizon, watching from Spain. Jose Rodriguez, watching from Barcelona, Spain. Ning Castillo, watching from Singapore. Jacob Hernandez, watching here in San Francisco, USA. At si Luis Biminda Manawag, watching here in New York. Maraming salamat, ha? Salamat si Milbert, senyor. Milbert Gonzaga. Nasa barko sila ngayon. Aba, talaga. Nakikinig sila. Nanonood sa streaming. Okay. Sa streaming. Maraming pong salamat sa lahat ng mga nanood sa amin sa live stream at sa lahat po ng nakikinig sa amin sa radio sa buong Islas de Pilipinas at sa buong mundo. Muchas gracias. Ito pa rin ang Doble Banda 2019 sa pangalan ni Karen De Jose. Maraming salamat, boys. Si Balls. Maraming salamat sa inyo. At okay, huwag kayong bibitaw. Ayan, oh. Si Balls ay, ha? At sa... At siyempre na nagsasabing, minsan pa, adios, hasta mañana. Ang tabayanan sa loob ng ilang sandali, ang palatuntunang... On the go! Ito ang Doble Doble Banda!